Kasabay ng muling pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Act sa July 6, pwede na rin gamitin ang navigational app na Waze na magkakaroon na ng Tagalog voice feature. Balita natin ni Cedric Castillo. Dati, yung nag-Google Map ako, ganito lang yung gamit ko eh, ganyan. Tapos nahuli ako eh. Tandang-tanda pa ni George nang masampulan siya ng Anti-Distracted Driving Act o ADA bago ito suspindihin dahil sa paggamit ng navigation app tulad ng Google Maps. Ang akala niya nagte-text lang ako eh. Bawal yun eh. Siyempre, sabi ko gumagamit lang ako ng mapa. Kaya ngayon nakatago na? Oo, nakatindito na siya, nakaganyan. At least mas safe yan. Pero sa muling pagpapatupad ng ADA sa July 6, pwede nang gumamit niyan kahit nasa dashboard ang mga gadget o kahit idikit pa sa windshield. Kailangan lang na hindi ito lalampas ng 4 inches sa ibabaw ng dashboard. Dapat din daw na nakaset na sa app ang destinasyon bago pa bumiyahe. Most of the hands-free devices or yung cellphone mounts ay minamount sa dashboard or sa windshield. Kaya we established that 4 inches na safe zone. Pero bawal pa rin tumawag o sumagot ng tawag gamit ang cellphone o iba pang gadget kung hindi gagamit ng hands-free o kaya'y Bluetooth device. Bawal pa rin mag-type o magbasa ng text, manood, mag-internet o mag-social media o kaya'y mag-games gamit ang gadget. Paalalang muli ng implementing agencies ng batas, nakahintuman dahil sa traffic lights, intersection o kahit pa naiipit sa traffic jam, hindi pa rin daw exempted sa anti-distracted driving law. Dapat daw itabi muna ang sasakyan, mag-full stop at saka gumamit ng mga gadget. Coming soon naman ang update sa feature ng Waze para i-operate na hindi hinahawakan ang gadget. Now that there's the safe zone, you're able to dock your phone. So you're still able to see Waze navigate as long as it was within the 4 inches that's legally allowed. Because you can actually update your destination with voice commands. So that way you don't need to touch the phone at all. At pwede pa raw mag-Tagalog. We're releasing a whole suite in Tagalog with both the voice navigation, which will include street names, as well as a Tagalog voice command. So we estimate that that will come out sometime in the middle of July. Cedric Castillo, GMA News.